Welcome to my vlog. Ayan, papunta kami ngayon ni Kuya sa dentista dahil may appointment siya. Papabunot ng ipin si Kuya. And this is a random vlog lang. No, minsan may mga random vlog tayo. Kailangan natin ng yung kailangan din natin mag-express ng ating mga point of view sa mga bagay-bagay ba. No? So, tao lang din naman tayo. Hindi naman tayo perfecto. Di ba? So, wala lang, pang ano lang, pang para sa aking mga audience dito, no? Kung nakaka-relate kayo, go. Kung hindi naman, di okay lang din. Basta tayo ay ano, tayo ay hanggat sa abot ng ating makakaya, at sa abot ng ating maiintindihan, at sa abot ng ating pang-iintindi. Di ba? Di ako nagmamagaling, pero may mga pagkakataon kasi na yung tingin sa iyo ay ano, laging meron ka, laging available ka, 'di ba? So wala na silang pakialam kung sila ay may pagkakautang sa iyo, kung sila ay may danyos na ginawa sa iyo, ganyan, 'di ba? So 'yan naman yung tao eh, 'di ba? Hangga't may makukuha at makukuha sa iyo, go lang nang go. Hanggat di ka nagre-reklamo. Diba? Pero kailangan maintindihan din nila na hindi ayos yung ginagawa nila sa'yo, no? Either yan ay kaibigan mo, kapatid mo, diba? Ibang usapin naman pagdating sa magulang. Siyempre, magulang mo yun. Walang ano yun. Walang katapat na ano yan. Hindi na dapat pinagtatalunan yan tungkol sa magulang, no? Dahil kung ikaw ay mabuting anak, hindi na kailangan hingian ka, magkukusa ka na lang. Diba? Ngayon, kung ikaw may abusadong anak, lahat na lang, pati pamumuhay mo, magulang mo ang sasagot, no? Lalo na kung may sarili ka ng pamilya, ganyan, diba? Ganon. Ngayon, nakaka-frustrate lang na may mga tao na kapag may kailangan sa'yo, ano, may kailangan sa'yo, ikaw agad ang naiisip. Pero yung mga panahon na kailangan naman na balikan ka, alam mo yun, pagdating sa usaping pera, no, dyan talaga nagkakagulo ang lahat, no? So, sa part ng mga nauutangan, di ba? Sa part ng mga tinulungan mo na nga, di ba? Wala silang, ano, mga laging bihado. Kasi at the end of the day, kung sino pa yung nagpautang, kung sino pa yung pera na inlalaan niya sa ibang bagay, tapos ipinahiram mo dahil for the sake of compassion, for the sake of dahil kamag-anak mo, 'di ba? Hindi ka na ano, baga baliwala sa kanila 'yun. Kasi nagamit na nila yung pera eh. Kaya tama rin yung sinasabi ng pare. Huwag kang magpapautang. Dahil yung pinapautang mo, dinadala mo lang sa sitwasyon na nagiging masama ang lahat ng ano, lahat ng side, 'di ba? Sa side mo na ikaw nagpahiram, sa side ng pinautang mo, 'di ba? So ngayon, nare-realize ko na hindi sa tinagal-tagal ko naman na nagtrabaho sa Dubai, 'no? So may mga tao na tinulungan mo na at lahat-lahat, tinulungan, hanggang ngayon gusto pa rin tulungan mo pa rin, no? So wala silang pagsisikap, wala silang ano, dahil andito na nga ako sa Pilipinas, no? Hindi na kagaya dati na sige lang ako ng sige lang dahil hindi ko nakikita yung sitwasyon. Go lang ako ng go. Kasi ganyan naman ako eh. Kumbaga kung meron, kung pwede mong matulungan, dito tulungan mo. Kaya lang, parang too much, no? Parang too much na lagi na lang ikaw ang nakikita, ikaw ang nilalapitan, ikaw ang ano, parang unfair naman, di ba, no? So, hindi naman sa, ano, hindi
argue naman sa wala akong sariling pait. Pero may sarili naman akong pag-iisip. Mararamdaman mo na talagang abuso na, no? Abuso na. So parang ikaw yung inilalagay palagi sa sitwasyon na alanganin para hindi ka na makatanggi. Diba? Samantalang sila, pag hindi mo pinagbigyan, ikaw pang sisisihin. Dahil kasalanan mo, hindi mo pinahiram. Diba? So ikaw ngayon ang pagigiltihin. Ikaw ngayon ang lalabas na nagigilty ka dahil hindi mo pinahiram. No? So nakakaano lang, ba't ganun, no? Ba't ganun may mga tao na yung utak ay hindi mo alam kung saan nilalagay. No, palagi na lang ang set ng isip nila ay sila itong makakapag yung lagi mong pagbibigyan na nakikiusap, gito ganyan, di ba? So alam niyo, dumating ako sa point talaga na pag yung tao hindi ko talaga alam mo yung masyado ng pagkausap mo ang bigat-bigat, pagka nakikipagdiskusyonan ka, ang bigat-bigat, natutunan ko talaga yan na ibablock. I-block mo na lang. Binablock ko talaga. Pasensya na, no? Pasensya na kung nakakapadod ka ng mga vlogs ko. Kung ikaw yan, pasensya na. Kailangan ka pang i-block, di ba? Ganun lang. Kasi kaya nga may option ng blocking, di ba? Para alisin mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na, ano, na dahil kung ano yung, ano, alam mo yung, kung ano yung ibinubuga ng bibig, yun ang ano, iwasan mo. Kasi yun ang ma-absorb mo eh. Kahit ayaw mo, kahit ayaw makipagtalo, ayaw makipag-away, yun yung ano, yun yung ma-absorb mo. Kaya ang advice talaga ng nakararami, iwasan mo, umiwas ka talaga. Alisin mo sa sistema mo kung kailangan, putulin mo. Diba? Ako ganyan, kapag halimbawa may nangyari sa ating hindi maganda, dumidistansya talaga ako. Diba? Dumidistansya ako. Kung gusto mo akong i-reach out, eh gumawa ka ng paraan, 'di ba? Pero hindi ko gusto yung ininega mo ako kasi for the sake of meron kang pinapakiusap at hindi kita pinagbigyan, ininega mo ako. Ay, no. No. I'm not going to allow that. Diba? For the longest time, lagi ako yung nasa side ng nagbibigay, nag-a-adjust, ganito ganyan. Tapos pag ikaw na, yun na ngang, ikaw na yung may kailangan, ikaw na yung may ano, laging may rason, lagi silang may dahilan, lagi silang kesyo ganito, gito ganyan, di ba? Ang swerte naman ano. So ngayon, ako, natuto na ako, Dedma, bahala kayo sa buhay nyo. Buhay nyo yan, may sarili na akong buhay. So, gumawa kayo ng paraan, wag ako. Yun lang yun. Wag ako. Dahil once na binitawan mo ko ng salita na hindi ko talaga nagugustuhan, pasensya. Okay? Magkalimutan tayo. Di ba? So, yun lang. At nandito na kami ni Kuya sa dentista. Okay? Bye-bye.